ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin, nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin. Hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na sa Jesucristo ay Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdaraho. Aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, kayang kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi
ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha. Maghahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Mga ngayo-iyo papang lahat ang palalot mayayabang. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi nung una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay inihalin tulad
ang kaharian ng Diyos sa isang piging. At nag-aanyaya ang Diyos na dumalo sa kanyang piging. Nag-aanyaya po, hindi po na mamuwersa. Makikita po natin na sa pag-anyaya niya sa unang bisita niya, tatlo agad dito ang nagpalusot o humingi ng excuses, ipaugpaumanhin na lang. Masama ba na may baka ka? Masama ba na nagpakasal ka? Hindi. Dahil ito'y lahat gawa ng Diyos, ito'y kabutihan. Pero kadalasan mas pinipili natin yung gusto natin kesa sa paanyaya ng Diyos, yung kaharian ng Diyos. Kadalasan nagpapalusot tayo. Kadalasan inisasantabi natin. Saka na lang yung misa. Saka na lang yung pagdarasal. Kapag kailangan ko na lang. Ano pa ba ang kaharian ng Diyos? Dito ngayon natitipon tayo sa Santa Misang ito. Ito na ang kaharian ng Diyos. Subalit hindi lang nagtatapos sa misa yung kaharian ng Diyos. Mamaya aanyayahan din tayong makibahagi sa banal na piging, tatanggapin si Jesus sa banal na komunyon. Humingi tayo ng tawad at lakas loob tayong lumapit at tanggapin si Jesus upang makapagpanibago niya ang buhay natin. Dahil ano pa ba ang kaharian ng Diyos? Babalikan natin yung unang pagbasa. Ang kaharian ng Diyos ay tulad mismo ni Poong Jesus Nazareno, ang Diyos na bumaba mula sa kalangitan. Kaya hinding-hindi natin masasabi sa Diyos na hindi mo naman kaya yung di pinagdaraanan ko. Hindi po. Dahil bilang Diyos, bumaba siya, nagkatawang tao siya. Bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao. At hindi lang yun. Pwede namang pagbaba niya sa lupa, hari siya kaagad, pagsisilbihan siya kaagad. Pero hindi. Ano yung nabasa natin sa unang pagbasa? Ano yung narinig natin sa unang pagbasa? Ipinapaalala sa atin na ang Diyos nagkatawang tao at nagpakaalipin, naging servant ng lahat. At ganun, idinadakila ng Diyos ang tao. Kapag tayo'y naging servant, nagsisilbi sa bawat tao sa ating nakakasalamuha, naandoon ang kaharian ng Diyos. Meron tayong may blueprint na binigay ang Diyos. Meron tayong gagayahin. Meron tayong susundan. Walang iba kundi ang Poong Jesus Nazareno. So, saka na yung pagreklamo sa Diyos na, puro hirap ang binibigay mo sa akin. Puro hirap yung dinaranas ko. Puro kamalasan ang tinatanggap ko. Saka na yun. Unahin muna natin ang paanyaya ng Diyos na dumalo sa kanyang piging. Sundan natin ang yapak ni Kristo, Panginoong Jesus Nazareno, na naging alipin ng lahat, na nagsilbi sa lahat upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalataya nating itaas sa Ama ang ating mga kahilingan. Siya na nagnanais na tanggapin nating lahat ang kanyang paanyaya sa hapag ng buhay na walang hanggan. Ang ating pong itutugon sa bawat pananampalataya, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa, laway umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, laway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo.
Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng Kordero ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang makiisa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tumugon kami ng may bukas na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong pinapay at anak na mula sa'yo, muling ipapain sa kabutihan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lakas loob nating dasalin ang itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Diyos ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Panginoong Diyos, ang huwara natin sa buhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harap ng pari o lay minister. Lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na November 7, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais.
maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na Nobyembre 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Kristo Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Kristo Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.